mga idol, itong si Terrence Romeo, trending na trending ngayon at pinag-uusapan dahil galit nga ito dahil hindi nga ito nakasama sa official lineup ng kanilang stint sa East Asia Super League na kung saan nakalaban nga nila ang Korea. Isa sa mga dahilan ay dahil ang kanyang passport. Pag naglaro ka pala sa East Asia Super League, kahit nasa Pilipinas ka lang, ang number one na requirement ng East Asia Super League ay yung passport. Ang pinuputok ng butsi nitong si Terrence Romeo, bakit nandito lang siya sa Pilipinas ay hinihingi pa rin yung passport. Although nakapagpasa naman daw itong si Terrence Romeo ng passport, kanya lang late na at hindi na nga siya nakasama pa sa official lineup. Ito ang rason kung bakit hindi natin nakita sa kanyang laban o sa kanilang laban ng San Miguel Vermin contra sa Korean Ball Club. At hopefully sa susunod na laban ng East Asia Super League ng San Miguel Vermin ay makita na natin itong si Terrence Romeo. At sa katunayan nga, kasama naman siya sa official lineup ng San Miguel Vermin na kung saan naglaban nga kontra sa Converge Fiber Xers sa Game 4 ng nasabing laban. Ang nasabing laban ay napakaganda ng ipinakita ni Terrence Romeo. Kanya lang kinapos ang San Miguel Vermin dahil nga napakaganda ng pinaglaro or nilaro ng Converge Fiber Xers dahilan para extend ang laban sa Linggo ng kanilang match-up or best of 5 series na do or die. Dahil na rin mayroon palang problema ang coaching staff at isa sa mga players neto. Dahil hindi nga magkasundo, kaya napakaganda naging sistema ng Converge dahilan para talunin at tambakan ang San Miguel Vermin. Ito pa lang si Chris Ross at itong kanilang assistant coach or consultant na si Coach Leo Austria ay hindi magkasundo at meron bangayan doon sa bench. Mabuti na lang itong si Simon Enciso ang naging tagapagpayapa nila. Dahil kung wala itong si Simon Enciso, baka nagsuntukan na itong si Chris Ross na assistant coach at ito namang si Coach Leo Austria na consultant ng San Miguel Vermin. At take note, isa pang update, matapos nga makalaban ng San Miguel Vermin ang Korean Ball Club, nakita nila ang import ng Korean Ball Club na Suwon na itong si Rayshan Hammonds. Nakikita nila ang potensyal na meron nitong si Rayshan Hammonds na po pwedeng i-partner kay Junmar Fajardo. Although nahihirapan itong si Rayshan Hammonds kay Junmar Fajardo, pero napakataas ng kanyang ipinakitang puntos sa laban nila kontra San Miguel Vermin na kung saan kumana ito ng 39 big points. Sa labang ito ay nakita nila ang potential nitong si Rayshan Hammonds na merong outside shooting ability na inihahalin tulad nga nila kay Benny Boltright. Itong si Rayshan Hammonds ay 25 years old pa lamang at merong height na 6'9". Naghahanap daw ngayon ang San Miguel Vermin na posibleng magiging import nila sa Commissioner's Cup dahil hindi pa nga available itong si Benny Boltright dahil nga meron iniindang injury. At nakikita nila ang potensyal itong si Hammonds para itandem kay Junmar Fajardo. Kitang-kita nila na may future itong si Hammonds dahil nga sa sipag at attitude nito na po pwedeng maging import ng San Miguel Vermin. Ayon nga sa isang report ay kinakausap at ninegotiate na ito ng mga agent ng San Miguel at ang agent nitong si Hammonds at hopefully daw available na ito sa paparating na November na kung saan magsisimula na nga ang Commissioner's Cup. Kung sakasakali man makuha ito ng San Miguel Vermin, tiyak napakaganda ng kombinasyong Junmar Fajardo at Hammonds na posibleng magpapalakas palalo sa lineup ng San Miguel Vermin. Kaya aabangan natin
kung makukuha ba ng San Miguel at kung hindi man sino ang magiging import ng San Miguel Vermin sa paparating na Commissioner's Cup. Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Ikagawad ka sa kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Adrian Dulay at sa Dulay Family, Malyari Mascarinas, marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng bago kong Facebook fanpage na Boss Tor at Boss Idol. Doon na po tayo mag-a-update sa lahat ng sports balita. Marami pong salamat.